Hello guys. Gagawa tayo ng ano. Gagawa ko lang pagkita ko sa inyo. Gagawa ko ng pinuso. Kumbaga suman sa Bisaya. Itong mga ingredients ko. Nahalo ko na po yan. Lalagyan ko pa ng vanilla, sugar, coconut flakes, nilagyan ko ng young coconut. So may binila akong dahon sa Seafood City. Ayan. Itong mahirap sa ano dito sa US dahil yung dahon ay hindi maganda, madali mapunit. So yun na ito pa pala, talagyan ko ng milk para mas masarap sa mag-ano kong gata. Itong dahon ko na ano, nasira. Hindi ko na nagawa. Maraming time na hindi ko na ano, nagawa. Meron pa akong ito. Medyo sira na rin ito. Pero tingnan ko. Medyo may amoy. Kaya yun. Tingnan po natin. Plug natin ito. Alright, hello natin guys. Tapos, haluin ko. Haluin muna. Amoy natin. Umamoy na. Umamoy muna. Oops! Pinuso sa Bicol. So po sa Bicol. Mukhang kulang pa ng ano to. Vanilla. Ito. Po ito, kasaba. Giniling na kasaba, tapos nilagyan ko po ng anis. Saka yung coconut. Saka lagyan ko itong flakes na nyog. Natin. Ito lang sa ano lang ko.
isang baso. Powder po yan. Yung gatas na yan. Powder milk. Ng tap. Matamis po ito. Lagyan ko lang ng gunti. So, ayan. Tapos, last nyo na yung last ang yung sugar. Tatakalin ko po dito sa ano. Sugar. Para malaman natin kung mga sa next na gagawa natin. Matagal na akong hindi gumawa nito. Mga ilang years na. 10 years na. So, okay. Pagyan ko muna lang mga dalawa. Tapos dalawin natin. Haluin. Isang gatas. Oo nga pala, lalagyan ko pa pala ito ng gata pala. Mas masarap. May gatas na, may ano pa. Ay, subukan yung kung gagawa ko nito. Pag napigaan nyo na yung kasaba, subukan yung hiwa-hiwalay yung kasaba. Kasi nagbubuo-buo. Kaya pag pinigaan nyo, kasi diba, pipigyan nyo, ipipigyan nyo sa cloth. Tapos nun, siyempre buo-buo yan. Dapat hiwa-hiwalay nyo para mahalo. No? Mahalo yung ingredients niya. Smooth. Kumbaga lahat ay may lasa. Pero yun nga, yun pa rin. Hugas lang tayo ng ano. Kinakamit ko na ito pero kagina pa ako lang hugas ng kamay. Hugas lang tayo ng kamay. Lalo na pag umawak tayo ng ano. Ng doorknob. Pinto, kaya yun. Yun, at buka natin kung matamis. Guro ko kunti pa. Isang taso pa naman. Tamis na siya, pero tapos na siya. Pero yan. Ano na. Tama-tama ito. Tama lang. Hindi masyado ma.
hindi masyado ma hindi masyado matamis. Gagawin natin yung gusto para manin yung asukal at saka yung ingredients, diba? Ingredients nito ay kasaba, grated kasaba, yung coconut, saka vanilla, anis, sukal. Yan lang. Napakasimple lang. So, babalutin natin sa dahon. Ito ang tama lang. Hindi masyado marami. Napakasimple lang po ito. Ilagyan ko rin itong coconut flakes na bibili po ito sa Walmart. O mayroon din sa mga ibang supermarket. Pero iba lang pangalan. Pero at least ito, sa Walmart ako bumibili ng ano kasi mas mura. Meron pa akong isang nalalagay, coconut. Para mas malasa, lalagyan ko po isang lata ng coconut. Isang lata ng coconut. Ayan, tingnan niyo po. Yan, kung subukan nyo pag gagawa kayo. Yan, vanilla, coconut flakes, sukal. Bali, nilagyan ko ng, ano to, malalaking bag. Bali, tatlong bag po to. 3.5. Tatlong maliliit, dalawang malalaki. Tapos, ganitong bag kalaki yung coconut kasaba, yung sa giniling na kasaba, tapos dalawang maliit, so 3.5, tapos 2.5 lang ng sugar na ano ko, tapos yung coconut ay dalawang supot po ang nilagay ko, ganito kalaki o mas malaki pa nito ng unti. Ito ang bag ka rito kalagay. Mas, ano pa. Malaki-laki lang kuti. Pero, dalawa lang. I think it's good enough. Masyado nang marami kong tatatluhin. Tapos yun. Nilagyan ko ng anis. At saka, yun. Lalagyan ko lang ng isang coconut. Isa or dalawa. Alright. Tuloy natin. Tuloy po. Guys, nga pala. Napakalaki pa lang sunog dito sa kalpo niya. All over pa. Maraming sunog na. This year, more than 60 wildfires na. Mausok sa labas. Okay. Subukan natin. Nga pala pag bibili kayo ng gata, yung good quality na kasi kahit isang lata lang ang lalagay niyo ay
yung solid yung gata, hindi maraming tubig. Hindi tulad ng ibang brand na mura nga siya. Mura nga siya to ano naman, tubig, maraming tubig. Mas ma ano liquid, mas maraming tubig kaysa gata. So mas maigi na. Yung pure na coconut ang ilalagay niyo. So, tingnan natin ito. Dati, pag sa probinsya po, pag sa atin, sa Pilipinas, napakasimple lang. Wala nang gata. Asukal lang siya. Asukal lang siya. Tapos sa yang coconut, yung hindi pa masyado matanda na nyug. Tapos eh, asukal lang. Anis yung sa ating bira, sa ating gumagamit ng noon, mga panahon ng mga 1980s, mostly ang ginagamit niya, ano lang, anis. Walang vanilla kasi hindi pa sa atin ay sa Pilipinas, lalo sa probinsya ang vanilla ay hindi uso. Tapos natin na maglaro po ng orange. Yung gagamit ako ng balat ng orange. Subukan ko. Bali, ito ilang bisi ko na itong hinugasan. Okay. Tingnan natin. Kakaiba po ito sa traditional. Pinaka-traditional sa atin ay anis lang talaga. Minsan nga wala pa nga sukal. Sukal. Ito pang pabango. Kumbaga sa commercial, ano, pang commercial na masal na gawa, bintahan lang, asukal lang talaga sa kunat. So ito ay pag-ano lang namin. Subukan natin. Alright. Yan. Pero kukulang pa. Gas ko lang ito. Itong orange na to ay tinuro ko lang doon sa puno ng pisang ko. So, magandang ano siya eh. Magandang orange.
likod ng bahay. Ayun, sa harapan. Okay guys, simple lang, napakasimple. Ngayon, subukan natin. Tradisyonal ng Pilipino, malutong pamilya. Kaya naisip mo na gagawin, may gagawa ka. Yun. Business na maraming stock na paghalo bawat lagay ng ingredients dapat halo para at least ano siya all over yung lasa yung yung ingredients. Sa palagay ko, sarap na to. Parang gusto pang lagyan ng ano, tama na siguro. Gita. Kasi may ano to, may powder milk. Ngayon, okay. Ano po ako ng dahon. Susunugin ko yung dahon, amin hindi naman ano, lulutuin lang sa baka sa kawali ko lang yung ano yung para. Alright, ready na. Yun guys, ready na yan. Tingnan nyo. Yan. Ngayon, ano ako ng dahon. Laga ko na lang ito para mas madali. Alright, see you after na maano ko yung dahon. Right, guys. Okay guys, ito, gawa ng naano ko na yung dahon. So, ngayon, pupunasan ko na lang. Punasan natin dahon. Alright, see. Punasan natin dahon muna. Baliktaran po. Bali, gagamit po tayo ng malinis na bagong laban na cloth o towel.
punasan natin para mawala yung ano ng ano ng yung bato, yung abo yun. At ganun lang po, punasan natin. So ganyan po ang pag-process ng dahon. Pag kayo'y maggagawa ng suman o kaya pinuso o whatever na ano, kahit bibingka, kailangan po pagkatapos ng ano yung dahon, pupunasan nyo para malinis. Ganyan, ganyan. So ito ay mula nung maliit pa ako, ay nasa elementar pa lang, ginagawa ko na to. Nagtutulungan na lalo na pag araw ng pista. Ito ang mga traditional na handa ng Pilipino. So yung suman, saka mga kakanin. So yan ha, kailangan pong punasan yung dahon. Siyempre mas maganda yung ano, sorry, mas maganda yung may magandang dahon sa kasan ditong dahon na to. Merong saging na napakaganda, ano, hindi napupunit. Ito ay madali mapunit, hindi magandang dahon. Yan lang po. Hello guys. Ito. Nampisan ko lang balutin. So, kaya pala alam mo na yung napapaisip ako nito. Kaya siguro to tinawag sa Bicol na sa mga probinsya ay pinuso. Dahil ay siyempre saging ng dahon ng saging. Tapos parang puso siya ang hugis niya. So kaya siguro ganun ang mga tao, ang tawag ng mga ano natin noon, mga ninono o mga matatanda. Sa Bicol po to, yun ang tawag nila, pinusok. So ito po, itutupoy ko rito. Tapos tupoy dito, tupi dito, tapos tupi naman dito sa kabila. Ganyan lang po. Tapos fold. Pero yung end po ng ano, dapat sa ilalim yan, ng dahon. So, yun guys. So, tingnan nyo. Ayan, ganyan dapat ang forma. So, well, anyway. Tagal na po akong hindi gumawa nito. Mga 10 years na or 10 years na or 12 years. So yan po, tuloy natin. So ang hindi maganda, yung pinaka ano nito, talaga nito guys, yung magandang dahon. Kasi pag hindi magandang dahon, hindi po siya ano, yung punit-punit, maraming punit ang dahon. So tsaka yung dahon niya dapat ay see, dapat yung malalapad. Ito ginagawa ko lang ng paraan kasi sayang ng dahon. So ayun, may mga butas pero may paraan pa ako dyan. Tatakpan ko na lang.
natakpan na lang. Yun. Kaya ang ganyan na po yan. Kahit ay maliit, maliit na ano, basta magamit yung dahon. Okay na. Yun. So, ito yan. Ito yan. Ito yan. Pangit ng dahon talaga. Punit-punit. Butas. Nabutas yung dahon. Nahirap. Nahirapan na yung pagpulit ang dahon. Tatagpian ko. Yan. Parang hindi masayang dahon. So, anyway. Pwede papa lagay ko sa lalim na. So, okay. Kaya mga ganito na malaking dahon, malapad. Hindi mahirap. Yun, tapos eh. Ayan. Ayan, napakaganda. Nalagyan ko lang mga dalawang kutsara na punong-puno. Kasi yung dahon hindi malapad. Yan. Tupi. Tupi. Tapos tupi. Yan po ang pinuso. Okay, ito. Ang daming butas. Ito, ito. Subukan kong dublihin. Yun. Pwede. Ito ang problema pag guys, pag yung dahon ay punit-punit, hindi magandang klase. Excuse me. Ang pinakamagandang dahon talaga, guys, yung dahon ng abaka. Hindi siya mahirap pa mapunit. Hindi basta-basta napupunit. Malambot. Kunti lang pala ang ano, kunti lang ang dalawang supot at tatlong kalahati. So, kunti lang to. Anyway, kami-kami lang lang po ang nito, nakain. So, ano lang eh, gusto lang namin kumain ng kakanin, ng Pilipinong kakanin. Saka, medyo alto, healthy kesa bigas. Kasaba. Mas magandang kasaba kesa rice flour.
Yun, guys, pakita ko sa inyo pag naluto na. Saglit lang po ito, mga medium cook. Kunti lang ang pagluto nito. Kunti lang ang tubig. Ang isang baso lang. Isang baso lang, tapos yung mga slow cook o medium maluluto na siya ng ano. Yan, yan ang mayroon ito pag may pumit yung dahon. Yan yung may butas, lalagay ko sa ilalim ay sa ibabaw para mas hindi siya mag ano, kakalap. Guys, ang natin pakita ko sa inyo maya mga after few minutes kung paano ang process ng pagkaluto. Alright. Okay guys, ito. Last na to. Pili ng luto. Pagkano luluto na uy papasok na guys, pinamadal ko, papasok na ako. Guys, ilalagyan natin sa ito. Lagyan natin sa kaldero. Pero lalagay ko sa ilalim yung hindi butas ang dahon. Para hindi kumalat. Pag nilagyan ng tubig sa baw para i-steam, hindi siya kakalap. So yun guys, nilalagay ko na. So titignan nyo. So yan, sarang-sarang natin ang salang-sang lang natin ng maayos. Kaya para ano. Yan. Diba? Parang puso siya. Hugis. Hugis puso. Yan. Ilalagay ko lang yung mga yung hindi butas kasi maraming butas ang ano to. Maraming butas ang
dahon. Mga punit-punit. So, yun. Okay guys, luto na natin. Alright. Ano natin? Hello guys. Ito na. Luto na yung ano ko. Yung ginawa kong yung pinuso or suman sa Bisaya or sa Ilocano. Pakita ko sa inyo. Ito na. Ayan. Sarap yan. At actually, tinikman ko na yan eh. See you here at least. Sarap. Masarap. Tumago na. Yan. Yun na. Kung gusto nyo itong gayahin ay simple lang. Yung kinudkod or kiniling na kasaba, fresh kasaba, saka yung coconut or with the flakes, coconut. And one can of I just put one can of coconut milk and anise and orange, kinudkod na orange, at saka na milk powder, nanpat na milk sarap, sarap guys. So yun, hope you enjoy my video and I hope you enjoy my making this and watching my my video for making this, and thank you so much for watching, and see you my next video. Please don't forget to subscribe and hit the bell button to get notification of my latest video. I have McDonald's coffee with match dito. Yan na match dito. Sarap. Para na pag may ano. Yan coconut. Kaya pakniran natin ng galing sa Costco. Chocolate ng muffin. Pumpkin muffin. Yan. Yun guys, thank you so much. See you. Bye-bye.